Narito nga pong News TV Quick Response Team sa Southwest Integrated Bus Terminal dito po sa Paranaque, kung saan kaninang umaga po ay nagsagawa ng noise barrage yung ating mga kababayan na ibang mga driver dito bilang protesta sa mga regulasyon dito sa naturang terminal. At dahil po dyan ay nais po nilang ipabot daw yung kanilang hinaing dito po sa naturang operasyon ng ilang bus. Hindi rin daw bumiyay bilang pakikisa sa protesta, kaya may pong maraming mga commuter ang naapektuhan. Sa ngayon po ay nakikita po natin na tuloy-tuloy naman po operasyon dito ng mga bus, pero ang napunala po natin dito, bawat bus na lumalabas dito ngayon ng terminal ay talaga pong punong-puno, tayuan na. At mamaya po makausap po natin si Attorney Emerson Carlos ng MMDA para alamin kung nasa normal na ba ang operasyon nito pong naturang terminal. At isa rin po yung bago rito, ano, mula po nung una tayong mag-live ang QRT dito, meron po silang parang pang-araw-araw na entertainment dito po sa terminal, dahil pagpasok pa lang po ng mga pasero dito sa Bukana ay makikita na po yung banda rito, parang MMDA band na tumutugtog po ng sari-saring mga tugtugin. At kanina nga po yung observation naman ng iba sa kasagsagan po ng noise barrage, ito naman ang ipinantapat ng MMDA dito po sa mga nag-noise barrage. Dito po makikita nyo ngayon, no, kung gaano kahaba yung pila ng mga pasero na nagabang ng masasakyan. At ito nga pong mga kababayan natin ay naririto halos sa nasa labas na mismo ng mismong lugar ng bubungan ng terminal para magabang ng kanilang masasakyan ng mga bus. At mamaya po malalaman natin ang iba pang detalye kaugnay pa rin operasyon ng terminal na ito. Samantala, isang driver ang inaresto dahil sa pagpapasimuno umano ng noise barrage. Narito po report ni Lala Roque. Bandang alas 11:30 kanina, umalingaw nga ang malakas na busina ng mga bus sa Southwest Integrated Terminal sa Paranaque. Halos lahat ng mga pasahero na patakip ng tenga. Maya-maya nagpakita ang mga pulis at nanita. Hinuli ang isang nagngangalang Ramon Ibis na namataang kinukumpas ang kamay na parabang hinihikayat pa ang mga driver na mag-ingay. Giit ni Ibis, hindi siya ang pasimuno ng gulo. Pinapatahimik pa nga raw niya ang mga driver. Wala akong alam dyan. Ano? Wala akong alam dyan. So, ganun siya. Parang pinuprovok niya yung mga driver para magbusina. Dinala si Ibis sa presinto para sa pagtatanong. Sa presinto, bahagyang uminit pa ang sitwasyon. Napahinto mo yung mga sasakyan diyan, mga bus. Alam mo na nagkakagulo ng mga bus, pinapahinto mo pa. Hindi po siya pinatigil. Basta nagpapabusina pa. Hindi po siya nagpapabusina. Ayon sa mga polis, posibleng makasuhan ng alarm and scandal si Ibis. Handa naman siyang harapin ng anumang kaso. Wala raw siyang alam tungkol sa kahit anong protestang nakatakdang gawin sa terminal ngayong araw. Ikinalungkot naman ng MMDA ang protestang pinangunahan umano ng ilang grupo sa terminal. May natanggap daw silang report na may mga bus driver at operator na nangharang ng mga bus sa Imus at Bacoor kaninang umaga. Bukod sa mga pagbabagong ipinatupad para sa mga pasahero, naghain na ang MMDA ng petisyon sa LTFRB para babaan ang pamasahe mula Cavite at Batangas papuntang Maynila. Kinukontra naman ito ng mga operator kahit wala silang binabayaran sa Southwest Terminal at pwede silang makarami ng biyahe dahil mas maiksi na ang kanilang ruta. Lala Roque, GMA News. At dahil nga po sa sitwasyon niya na may mga nagpoprotesta ay ayon po sa MMDA, meron po silang ide-deploy ng mga pulis sa bawat bus na babiyaya. Ito po yung magsisilbing bus marshals at ang mga uniformadong pulis po mga ito para matiyak na hindi po magkakagulo o magkakaroon o ng panggugulo yung iba pong mga grupo at matiyak din ang kaayusan habang nasa biyahe po yung mga pasahero. At nakikita nyo po itong pila ng ating mga kababayan dito sa loob ng terminal, pero hindi lamang po yan ng pila dahil dito po mismo sa labas ay halos nasa may bukana na ng terminal na ito yung pila po ng mga pasahero na babiyahe patungong Cavite at parte po ng Batangas. At ngayon nga po ay medyo umaambun pa, kaya yung iba nating mga kapuso ay nagpayong na para hindi naman sila mabasa. So yan po yung sitwasyon dito at atabayanan po natin si
Attorney Carlos, kami para po ng update sa operasyon ng terminal na ito. Samantala, dininig na po kanina umaga pila ng ilang bus operator na ibasura ang kautusan na nagbabawal sa kanilang bumiyahe sa EDSA. Kasabay nito ay nagsumiti pong United Cavite Bus Operators Incorporated ng petisyon para bawiin ang kautusan ng LTFRB na nagpapaiksi sa ruta ng mga provincial bus na biyaheng Cavite. Hanggang Southwest Terminal sa Unified Coastal sa Parañaque na lang ang prangkisa ng mga bus. Hiling ng mga operator, ribisahin ito at bigyang konsiderasyon epekto nito sa mga pasahero. Bukod umano sa pabigat na dagdag pasahe at abala, silang mga bus operator din na nagpagbubuntunan ng galit ng mga pasahero kung di sila mahihatid sa kanilang nakasanayang sakayan at babaan. Paglilinaw ng LTFRB, ang naturang kautusan ay base sa administrative order ng Pangulo na layong masimulan ang interim transport terminal at may sakatuparan ng plano na baguhin ang ruta ng mga provincial bus. Binigyan naman ng 15 araw ang LTFRB at 10 araw ang United Cavite Bus Operators Transport Incorporated para sagutin ang apela ng bawat isa. Pagkatapos nito, saka palang magkakaroon ng resolusyon kaugnay sa issue. At sa punto ito, makasama po natin si Attorney Emerson Carlos, Assistant Deputy General Manager for Operations ng MNDA. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon, Jiggy. Sa ngayon po ba, kumusta po yung operasyon po ng terminal na ito? Well, medyo irregular operation natin. May mga napansin natin ngayong hapon, may mga kapagkukulang ng mga bus galing Cavite. And it would only show siguro na merong concerted efforts dito sa kaya walang mga, may kulang yung mga buses natin dito. Apo, kanina yung mga reports po, no, from parang mga 50 bus na pumaparada dito, nasa mahigit 20 lang. Sa ngayon po, ano po ang bilang ninyo? Yun nga, tama ganun siguro yung bilang natin. Although may mga bumibiyahe, pero may mga, napansin natin, may pag-drop ng pagpasok ng mga bus natin dito. Opo, yun po yung dahilan kung bakit talaga jumpak po yung mga lumalabas na bus ng mga pasahero. Yes, siguro. And makikita natin dito na may pagpipila ng mga tao dahil nga hindi dumarating yung mga bus na kailangan nilang sakyan. During the past few days, hindi na po tayo nakaka-experience ng ganitong klaseng pila at mabilis ang ating dispatch. Pero ngayon, matumal ang pagdating ng mga bus. Opo, at plano ninyo, plano ng MMDA, plano nyo po ba makipag-dialogo dito sa mga operators? Ano po ang susunod yung hakbang para ma-resolve ito pong issue nito? Well, kasama natin ang LTFRB ngayon. Nandito may LTFRB team tayo dito at nakikita nila siguro na talagang merong may mga bus companies na hindi bumibiyahe ngayon at may karampatang parusa ang mga ito, including revocation ng kanilang franchise, which is really possible sa ganitong situation. Opo. At nabanggit ba ng LTFRB na kung sakaling i-revoke yung kanilang prangkisa, paano po epekto nun? Di kulang pa rin po yung mga bus na bumabiyahe. Kung pag i-revoke mo naman ang prangkisa nila is bawat decision. Kasi sa bawat decision, ilang bus lang naman ang involved dyan. So, posibleng ganitong mangyari at makikita natin na hindi dapat pinapabayaan na lang ating mga pasahero, nihahatid nila dito sa Metro Manila and then iiwan nila ditong stranded at di na ibalik. Apo. Attorney, nitong pagbubukas sa terminal na ito, nag-live din ng QRT dito, pero ang bago dito isa, napansin namin itong banda. Bakit po nyo nilagay itong MMDA band dito sa harapan? For the past few days, may mga naglalagay tayo ng entertainment dito para sa mga pasahero para naman masiyahan sila habang naghihintay ng kanilang mga sakay. Apo. So, it proved useful din naman. Okay, reception last week sa atin. Nagkaroon tayo ng mga mini concerts dito and this time around, MMDA band naman nandyan. Apo. At yung mga pasahero, nakikita natin ano sa screen, mahaba ho yung pila, talagang kung umulan, abutin itong mga to. So, yung convenience po ng mga pasahero, paano nyo po ina-address? Well, yung mga convenience ng pasahero dito sa pag-ulan na ito, talagang may plano kami lagyan ng bubong. Actually, itong pilang mahabang ito dito sa harapan natin, pwede naman pumasok sa loob yan. Mas gusto lang nila sa loob. Opo, sa labas dahil mas, siguro mas nakikita nila pagdating ng mga bus. And at the same time, mas maaliwalas at mas mahangin dito sa labas. Isang naobserba natin, kung dati pagparada ng bus, agawa na, ngayon kahit papaano parang na-absorb na nila yung
Maayos na pila at pagsakay na po. Tama po yun. Maganda nga development nga yan. In fact, may mga nakapila dyan na naghihintay na lang na ayaw nila yung ganitong bus at nakakapamili pa sila. May mga pasahero tayo, din tayo na ayaw nang sumakay ng mga bus na nakatayo. Gusto nila nakaupo talaga. At may choices sila. Hindi na gaya dati na nag-aagawan. Opo. Siguro, Attorney, panghuling salita po doon sa mga nagpo-protesta ng mga bus operators at drivers, ano po ang mensahe niyo po para sa kanila? Siguro mensahe ng MMDA sa kanila sa mga hindi nagpalabas ng mga bus sa mga ngayong oras na ito, sigurado po kayo na talagang imbestigahan namin ito at gagawin po namin ng kaukulang aksyon laban sa kanila. Maraming salamat po, sir. Salamat. Si Attorney Emerson Carlos, Deputy Assistant Deputy General Manager for Operations ng MMDA.